Puntahan natin, Senator, yung, ano, yung accountability ng PAGCOR. No? If I'm not mistaken, parang may namonito ako statement from them saying na ang problema yung illegal na POGO. Okay? So, ano ba yung mga nakikita niyo dapat ginawa rito ng PAGCOR na hindi ginawa? Ako, Christian, the first legislative proposal na dapat itulak ng committee ay yung paghihiwalay ng regulatory function at yung operating function ng PAGCOR. Ang PAGCOR kasi dual personality. Kumikita siya sa pagkokolekta sa mga POGO at sa kabilang banda, nagre-regulate siya. Ibig sabihin, hinihigpitan niya yung patakbo ng POGO. Pero dahil nga may conflict of interest, mas binibigyan niya yung mas malaking halaga yung kita at the expense of regulation. Kaya bigyan kita ng very concrete example. No, in the case of Banban, sabi nila na meron silang 24/7 na PAGCOR personnel doon since the start of that POGO hub in Banban. Pero kahit na 24/7 nandoon, nangyari pa rin yung human trafficking, nangyari pa rin yung scamming, nangyari pa rin itong marami sa mga empleyado doon, walang employment records. Kaya makikita mo failure of regulation na kahit na may physical presence ang PAGCOR doon, hindi sila nagre-regulate. Pangalawang halimbawa, nung tinignan namin yung incorporation papers nitong POGO Hub sa Bamban, ni Hongsheng at Zun Yuan, yung kanilang incorporators, peke yung address, peke yung tao, wala silang ginawang verification dito sa mga incorporator. Simple verification lang ng incorporator. So may, again, may failure of regulation. Kaya makikita natin na ang PAGCOR, dahil sa kanyang dual personality, binibigyan ng pahalaga yung kita. Approve lang ng approve. Hindi siya nagre-regulate. At dahil hindi siya nagre-regulate, nagkakaroon na tayo ngayon ng problema. So, yan ang nakita kong isang legislative proposal para maiayos natin ang patakbo ng gaming industry. Not only for POGO, but the entire gaming industry in our country. So, paghiwalayin yung functions na yan? Paghiwalay yung functions ng regulation at ng operation. At buong mundo, ganyan, ha? Sa Nevada, sa Macau, sa ibang jurisdiction, magkahiwalay talaga yan. Walang kinalaman ang regulator sa kita. So, paano po yung magtatayo ng separate entities so focus solely on regulation? Yes. Top, yung isa solely on money-making. On money-making, on collection. No? So, meron kang isang agency na promoting the mga investments into gaming, siya yung nangungolekta, pero sa kabila, yung regulation, siya naman nagbabantay nitong mga gaming activities at investments sa ating bansa. Pero do you think, Senator, ang malaking reason talaga niyan yung dual function ng isang regulatory body? O baka naman we're speaking of individual regulators deciding to look the other way dahil siguro nalagyan. We're not saying ito nangyari, pero di ba, baka ganun. Wala akong evidence towards that, but that's a possibility. No, kasi nga itong perang pumapasok na galing sa POGO, napakalaki. With that amount, no, with 6 billion, anything's possible. Pwede silang maglagay anywhere. No, pwede silang mag-influence anywhere. And I'm not talking about just the top people. Even yung mga simple rank and file or simple line managers, pwede nilang ma-influensyahan. So, it's a possibility. Yun nga po. Sige, para mas maintindihan ng mga nanonood at nakikinig po sa atin. No? Yung PAGCOR is a regulator. So, kung ako gusto kong mag-operate ng POGO dito sa Pilipinas, dadaan ako sa PAGCOR. Yes. Ano yung bibigyan nila sa akin? Ano yung kailangan kong makuha sa kanila specifically? Okay. Kung ako POGO at gusto kong mag-operate sa Pilipinas, mag-a-apply ako sa PAGCOR. At meron silang mga list of guidelines at requirement. Capitalization, incorporation papers. At doon sa guidelines sila, ito nga nakakapagtaka. Sa guidelines yung nakasulat doon, may probity check. Ibig sabihin, titignan nila isa-isa sino yung mga incorporators. Kung totoo ba yung incorporators, mayroon bang criminal records yung incorporators. But in the case of dito sa POGO Hub sa Bamban, hindi sila gumawa ng verification at validation. Kaya marami sa mga incorporators nito mga peke at bogus people. So, gagawin nila yan. At magbibigay nga sila ngayon ng lisensya. Itong lisensya na ito, pwede mong gamitin para magpasok ng tao. Only
Kung gusto mong magpasok ng 1,000 tao, pwede kang magpasok. Kung gusto mong magpasok ng 2,000 tao, pwede kang magpasok. At pagpasok nitong mga taong to, pwede silang kumuha ng AEP, yung Alien Employment Permit sa DOLE, at pwede silang mag-apply ng visa sa Bureau of Immigration, working visa. At pwede na silang ngayon pasok-labas sa ating bansa using these two documents. So it really starts with the license na galing sa PANCOR. So yun yung magli-legitimize ng lahat. So kung yes. pwede magpasok ng 2,000 tao na it turns out pwedeng taga People's Liberation Army, pwede mga Chinese spy, pwede mga sindikato, hindi ba chine-check yun? Or kanino ahensya dapat nakasalala yun? Tama ka, ay natumbok mo yung problema, Christian. Yan talaga yung nagiging problema. You can import unlimited employees, foreign employees. Kahit saan, ha? China, Vietnam, Malaysia, makikita natin itong sa Porak, iba-ibang lahi rin. At inadmit ng Bureau of Immigration sa hearing na wala silang capability to check isa-isa itong mga pumapasok dito. Hindi nila alam kung may criminal records, hindi nila alam kung may warrant of arrest, hindi nila alam kung saan nang galing. Basta meron ng lisensya, meron ng working permit, pwede nang bigyan ng visa para pumasok. At yung visa kasi, multiple entry yan. You can enter in and out yan. Yan ang nagiging problema natin. Hindi natin alam kung sino-sino na yung pumapasok sa ating bansa. Hindi kung na-pinpoint naman pala yung problema, hindi madali palang gawa ng paraan po. It starts with PANCOR. Edi higpitan? Tama po ba? I know it's easier said than done, pero it has to start where it's actually beginning the problem, di ba? Yan ang recommendation natin ever since, no? Since nung naging malala na yung krimen in 2022. Yan ang recommendation, but like you said, no? It's easier said than done. Hindi nagagawa yan until now. That's why I call it failure of regulation. At as to why, iba-ibang dahilan na kukuha namin. Marami sa mga dahilan na kukuha namin, turuan, dapat ginawa ng Bureau of Immigration to, dapat ginawa ng polis to, re-report. So, magulo eh, magulo. No? But the mere fact na nagagamit yung lisensya as a front, kasi isa sa mga modus na kuha ko, sasabihin ng mga pogo, eh legal naman kami, may lisensya, may galing PANCOR. Pero sa likod niya, hindi natin alam anong ginagawa. Na-detect namin, may mga sub-licensees, no? Binibigay yung sub-license sa mga taong hindi natin kilala. Nagagamit to as a front for scamming in the case of Bamban Pogo Hub. Nagagamit rin to para pagpasok ng mga empleyado. Hindi natin alam kung talagang empleyado nila. Kasi pagpunta dito, hindi naman binibilang yan ng PANCOR. 1,000 nagtatrabaho doon. Eh. Iba, umaalis rin, pumupunta sa ibang Pogo. So nagiging unwieldy, no? Nagiging wild, wild west dahil nga walang regulation na nangyayari. Sakit sa ulo nung kinikwento niyo, Senator. Sakit, masakit. Sa hearing. Hindi lang sa akin personal, ito yung mga lumabas sa hearing. Oo nga eh. Eh nga pala, maitanong ko rin po, Senator, bakit ba in the first place, yung mga Pogo na yan, pa nag-ooperate sa Pilipinas, bakit kailangan foreigners yung kanilang empleyado? Diba, sa normal na pag-iisip, diba, kung maglalaga ka ng investment sa isang bansa, Pilipinas, diba, isa sa mga tinitingnan dyan, eh, you will generate local employment. Pero bakit in this case, majority, if I'm not mistaken, ang empleyado, foreigner? Yeah. Tama ka dyan. Ito lang ang nakita ko ang investment sa Pilipinas na ang nakikinabang foreign workers eh. No? Kung kumpara natin to sa BPO, ang BPO generates about $40 billion a year and employs almost 1.2 million Filipinos and growing. No? Ang almost 99% ng nagtatrabaho sa BPO Filipinos at na-upgrade yung kanilang knowledge, IT, language proficiency at iba pa. Pero ang Pogo kabaligtaran. No? Nagdadala sila ng sarili nilang tao dahil ang argument nila, yung customer nila mga Chinese. So, kailangan nila marunong magsalita ng Chinese. Yung equipment nila rin, China. So, kailangan yung mga IT nila ay Chinese. Kaya, even during the height of Pogo in 2019, almost 100,000 ay foreign workers out of the 120,000 na nagtatrabaho sa Pogo. At growing yung foreign workers coming here. Majority are Chinese. No? At kasi, ang argument doon, yung pinakukuhaan nila ng taya
sa China. So importante na marunong magsalita ng Chinese. Pero 'di ba, pwede ring paghigpitan 'yon. If you want to operate here, you have to adjust to our system. O English ang gamitin niyo, for instance. Kung maghanap kayo ng mga locally trained na mga Pilipino who can converse in Chinese. Kasi 'di ba, isang nakakatawa pa diyan, eh, bawal kasi operation sa kanila eh. Kaya dito nila tinransplant, 'di ba? So parang we opened our gates, 'di ba? We welcome them with open arms for something that's illegal in their country. Yan ang exact statement ni Secretary Gibo Teodoro yesterday. Yan, yung sinabi mo, yan ang exact statement niya. Sabi niya, by the very nature of Pogo, illegal yan. Dahil illegal sa China, bawal ang sugal sa China, tinransplant natin dito sa Pilipinas para gawing legal, pero ang taya, nanggagaling pa rin sa China. Kaya yung mga nag-ooperate dito, mga criminal syndicates, dahil sila lang ang pwedeng gumawa ng illegal activities. Kasi kung normal kang negosyante, for example, mga legitimate na negosyante, hindi ka papasok sa Pogo dahil illegal siya by its very nature. Kaya if you notice, wala namang legal na negosyante pumasok. Yung mga Ayala, sila RSA, Manny Pangilinan, hindi sila pumapasok sa Pogo dahil by the very nature of that business, it's illegal dahil yung pinagkukuhaan mo ng taya, illegal ang pagtataya doon. Yan ang exact sinabi niya, no? Yung sinabi mo. Kaya yung nature ng Pogo industry, illegal, na tayo naman, hinakap natin, in-embrace natin dito, at pinalawak pa natin dito sa ating bansa.